Mga paps, welcome back. Ito na yung sinasabi ko na Altec Lansing na ni-repair ko dati. At ang video ay nilagay ko sa taas, yung una. Una niyang problema. At ngayon, iba na naman. Ito. Nilagyan ko na siya ng sa butas para walang sayad ba pagkatapos i-decate. Ito yung dati kong ginagamit na plastic, ngayon ay ito na naman, itong in can. Pag mayroon kayong ganito, huwag niyong itapon, baka makatulong ito sa inyo. At ready na ang ating epoxy. Ang nangyari dito pala mga paps ay yung sinasabi kong garalgal brr 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 pag nilakasan mo yung bus niya. Nahiwalay na pala itong pandikit, natanggal na pala yung hindi naman talagang buo na natanggal siya. Mayroong portion dito na pag pinipress mo dito, para siyang umanganga. Kaya, pag-vibrate ng cone, medyo nahuli itong, pag-vibrate ng bus coil, medyo naiwan ito ng konti yung kabila. Kaya, ganun ang nangyari. At sumasagi sa loob kasi na-disalign na siya. Kasi hindi na sabay yung vibration niya dito sa speaker, cone. Kaya ang gawin ko, gawin natin pala, dagdagan ko na lang dito sa gilid kasi matibay naman itong epoxy pag natuyo. Pati din sa ilalim. O yan ang ilalim nyo. Walang pandikit sa ilalim. Sa cone at sa bus coil, wala siyang pandikit. Dito lang sa taas. Kaya ngayon, dublihin natin. Hanap muna ako ng tunawan. Medyo dahan-dahan lang kasi madaling matuyo ito. Baka abutan tayo, masayang lang. Kita nyo ba? Yun, parang tubig lang. Dahan-dahan natin i-mix. Mix well. Thank you.
Disclaimer lang po sa mga master dyan. Hindi ako ganun, hindi talaga ako ganong master dito. Ay, wala naman kasi akong minamaster na gawa. Pang basic lang sa atin dito lahat. Ang sa atin lang ay tutunog ito ng walang problema. Yung plain lang ba? Wala nang garal-garal-garal na yan. Yun lang ang ginagawa natin ng paraan para mabalik sa ayos ang tunog nito. Yung mga ano na yan, yung ang tawag dyan, pang pro pass tayo dyan. Yan na, kapit na matuyo, nagsimula na siyang matuyo. Yan mga paps, pagkatapos ko lang maglagay ng pandikit dito sa ilalim, madilim, ayan, yan, dito. Ilagyan ko sa ilalim para sure talaga, kabilaan yung pandikit. At bugahan ko ng hot air para medyo madali siyang matuyo. Huwag naman masyado para hindi masunog. Basta makaramdam lang siya ng init. Tama na. Tapos pabayaan. Na dito na mga paps, tapos ko nang ibalik yung last cap niya, pinadikitan ko lang ng rugby para di madali lang tanggalin pag nasira ulit kung sakali man. Pero matibay na ito mga paps kasi ilagyan ko ito ng mainit para mataling matuyo. At mga kulang-kulang isang oras na din mula nang dikita natin siya. At ngayon, oras na para ikabit natin siya. At matisting. Oops. Oh, asang gigamit?
At isaksak natin mga paps kung anong problema o anong nangyari. Sana naman, okay na. Nakahiram tayo dito ngayon ng cellphone. Kasi mahirap pag di ito matestingan. Buti may nagpahiram. Oh, mayroon ng tunog pero subukan nating lakasan. Isagad ko ang bass dito. Torture natin mga paps. Wow. Kahit pre-air siya, binugahan pa rin ako ng hangin. Grabe yung lakas sa ganung speaker na ito. Na. Gamit lang kayo ng headset, headphone para marinig nyo ng maayos. Patay. Sarang i-screw niya. Dito lang. Whoops. Talagang maganda ang tunog ng Altec Lansing mga paps. Buo yung kanyang bass at yung ano niya, kalansing oh. I-balance natin. Ding true mga paps, yanig din ang kamera. Pero pagsukatin natin yung speaker be, ilan lang ang laki? Six and a half centimeter lang. Hindi rin seven inches, hindi rin six.
Ay, sorry nga paps, inches pala, hindi centimeter. Kamali tuloy. Inches. 6.5 inches. Lakas at ganda ng tunog. At hanggang dito na lang. Maraming salamat mga paps and God bless sa ating lahat.